may gagawin tayo ito. Extreme. Ang problema nito ay walang power. 32 inches lang ito. No power dahil sabi ng may-ari dito, tinamaan daw ng kidlat. Buksan natin. So yan yung main board niya. Bali, ano pala to? Parang ano, Skyward. Yung gamit na top board ay yung pang LG. So built-in sa main board yung kanyang DC to DC o yung Tikon. Yan, built-in yan. Top board lang yung natira dito sa ating glass, no? Yan, dalawa ang source cock. So ito, pwede ito i-convert sa Tikon type. Pwede mo siyang gamitan ng ibang board, tapos maglalagay ka lang ng Tikon dito. So try natin kung mabubuo pa natin yung main board na yan, dahil sabi ng may-ari, tinamaan daw ng kidlat. So babaklasin natin yan. Ganito yung kanyang main board. Power supply niya ito. So hindi pa natin napanaano dito kung sira yung fuse, kung ano nasira dito dahil tinamaan ng kidlat. Yun, itong opto natin, putok ko. Oh, putok yung opto. Tapos ibak yung driver niya sa secondary. So sa secondary yung tama niya. Oh, kita ba? Secondary yan eh. Ito yung primary natin. So nasa secondary ang tama ng unit natin. Ibig sabihin, pwedeng sira na yung ating main board. Kung nadamay ito, wala na, palit na tayo ng ibang board. Pero try pa rin natin kung ano naging problema niya. Okay, so check lang natin dito yung filter natin ito. Tingnan natin yung shorted. Yun, shorted na siya, oh. Shorted. So maaring sira ito. Tapos check natin yung secondary natin. Tingnan natin kung shorted din yung secondary natin, kasi putok yung fuse natin doon. Ay, yung fuse, yung octo natin. Yun, shorted din yung secondary natin, no? Okay, so hanapin muna natin yung short sa secondary, tapos titingnan natin kung buo pa yung system natin. Ali, ginawa natin, tinanggal natin yung diode dyan, tapos check natin yung positive doon sa ground ng diode. Yun, nawala, no? So nag-open na yung circuit natin, no? Nawala na yung short dito. Yun, ibig sabihin, yung diode natin ang sira. Yun. So positive nga itong sira. Pero ang problema, yung secondary, okay na, no? So yung primary natin ay shorted pa rin, no? So tingnan natin kung ito ang short dito or may ibang short na pyesa. Kung buo ito, maaring buo din ito. Baka hindi nakapasok yung sira niya dito sa primary natin. Pero malamang parang damay, ano? Try na lang natin punutin ito. Shorted na. Check natin itong driver niya kung sira din. So yung paa niyan ay ito. Yan. So check lang natin resistance. 490 ohms. 491 ohms. So mababa na yan. Ibig sabihin, sira na rin yung 6-pin nito. Sira din yan pag mababa na yung resistance. Okay. So dating i-check ay yung fuse. Kung buo pa. Ah, sira din yung fuse niya. Oh, sira din. Sunod yung mga diode natin. Check natin kung mayroong short. Yun, short yung diode. Yan. So sibak din yung diode nito. Sira din yung diode niya. Okay, so diode, papalitan natin yung apat na ito. Palit fuse. Hindi pa tayo sure kung buo ito eh. Kaya gagawin natin dyan, i-actual muna natin yung main board. Bubuhayin muna natin yung main board. Tingnan natin kung okay pa. So maglalagay lang tayo, mag-i-inject lang tayo ng 12 dito. Ito yung 12 natin. Ito gamitin natin, 12 volts. Itong short filler natin, gagawin natin dyan. Mag-i-inject lang tayo ng supply na 12.
titingnan natin kung gagana pa yung main board natin. Kapit lang natin yung grounding sa ground din. Kung saan siya pwede makapit sa ground. Tapos, kapit natin yung positive natin dito. Yun, nag-i-spark. So, makikita natin may meron pa siyang standby power, no? Yun, may standby siya. So, tingnan natin kung buo pa yung main board. Papaganain natin to. Okay, so buo pa yung main board. Gumana pa yung ilaw, oh. So check natin kung mayroon siyang DC to DC. Kung nagkaroon ba ng DC to DC ito. Ito kapasitor. Okay. Mayroon 27, no? Kita ba? Kita, mayroon tayong 27 na nasubad dito. PGH niya ito. Yun. Wala. Yun, no? 27, no? Okay, so ibig sabihin, gumagana yung DC to DC nito. Off muna natin. Tanggalin natin yung inject natin. So, ganun lang, para malaman nyo kung buo pa yung unit nyo or yung main board nyo. Dapat mag-actual muna kayo ng ibang power supply bago nyo gawin yung pinaka-trouble nyo sa power supply. So, ito, gumagana naman yung main board natin. DC to DC nya nagpa-function naman. So, ang naging problema lang sa kanya yung power supply saka yung secondary feedback natin. So, pag ganito, mas maigi kung gagawin dito dahil sira yung feedback nito, magpo-four wires na lang tayo para mas mabilis ang gawa. Ito, papalitan lang natin itong fuse. Tapos itong diode na apat, papalitan din natin dyan. Hanggang dito sa DC filter natin, magno-normal yan. Tapos magpo-four wires tayo. Para yung feedback natin ay yung feedback na ng four wires yung gagamitin natin dito. Okay, so yun yung gagawin natin dito. So, nabuhay na natin dito. Natanggal na rin natin yung ibang load side na hindi naman kailangan. So, pwede na tayo magkabit ng 4 wires. Okay, so ito na. Bali, ito yung gitna ng ating MOSFET. Itong back na to. Tapos ito naman yung ground natin. Ground ng filter. So, pag nakabit kayo ng 4 wires, ito yung negative nyo. So, negative ng filter cap. Tapos, yung positive na wire, yung pula, sa gitna ng MOSFET para mas mabilis maintindihan. Okay. Tapos, itong dilaw nyo sa 12 volts ito. Sa positive ng 12 sa secondary.
Yan, ito yung positive natin sa secondary, positive 12. Tapos yung ground naman natin, yung asul ng secondary natin, grounding sa secondary naman ito. Yan. Okay. So ganun lang pagkapit ng 4 wires. Tapos ito, may trimmer pa ito, kaya i-adjust muna natin yung trimmer nito. Kunti lang, pang 12 volts lang, kasi nakaset yan sa 5. Yan, ito, try natin ito kung papasok yung 12 dito. Okay? So, ito, pwede natin i-forma dito yung 4 wires natin, lalagyan natin ng heatsink. Pero ngayon, testing muna natin. Okay, so testing tayo. Bali, gagawin natin dito ay sundot-sundot lang. Ayan, huwag muna natin i-fix. Sundot lang natin. Hawakan natin yung plug, tapos sundot lang natin. So, ito yung primary natin. Dapat may masukat tayo dito na 100 plus. Kasi naka 110 lang tayo. Yun, no? Meron siya, no? Saka napansin ko may ilaw na yung indicator natin, eh. So, ibig sabihin, nagkaroon na ng supply yan. Sundot ulit natin. Yun, meron na siya, no? May pumapasok na siya sa secondary natin. 3. Mababa. Fix natin. 10 volts. Yun, no? May 10 na tayo na sukat. So, pag ganyan, may 10 na tayo, adjust lang natin yung trimmer ulit. Taasan lang natin ng kaunti yung adjustment dito. Pero, mas maigi kung i-modify nyo pa rin yung trimmer na yan. Kasi yung trimmer na yan, mabilis masira yan. Mabilis mag-open. Sundot ulit natin. Yan, mayroon. Babad natin. Okay. Yun, may 12 na tayo. Eksakto na yan. Pwede na yung 11.9 or 11.9 or 12 volts. Okay, so na-set na natin yung unit sa ganong supply, yung kailangan natin 12. Gagawin natin dyan, i-modify natin tong trimmer natin. Papalitan natin yung trimmer niyan. Papalitan natin siya ng resistor. Kasi yung trimmer kasi natin, yung laman niyan ay carbon lang. So bago kayo mag-modify, siguraduhin nyo lang na 0-0 na yung supply ng ating sirkuito, yung power supply natin. Baka nakasaksak pa, nagbunot kayo ng trimmer na ito. Nako. Kaya siguraduhin nyo nakabunot na yung unit nyo. Okay, tanggalin lang natin to. Papakita din natin mamaya yung sirkuito ng trimmer. Kita nyo, kalawang na nga yung lalim niya, no? Oh. Diba? Kaya hindi talaga tumatagal yung trimmer. Maraming gumagamit nito na pag nasira ang trimmer, sipak yung main board. So, habang maaga, dapat makuha nyo kaagad yung balyo ng trimmer bago pa masira yung main board nyo. Okay? Resistance lang tayo. Check natin yung trimmer kung ano value nito. So, nasa 20 key siya. So, check natin yung circuit kung ano yung circuito na kailangan natin i-modify. So, nakaganito yung trimmer natin. Ito, 0-0 ang contact nito. Nakadikit lang yan. So, ito yung circuit na kailangan natin kunin. So, yung value niyan ay nasa 5K. 5.1K. Okay. So, maghanap tayo ng resistor na nasa 5K or 5.1K. Or medyo mataas, okay rin. Pwede rin. Wag lang maging 13 volts, ano? Okay, so ito, may nahanap tayo. Isang 4.7 saka isang 1K. So, 5.7K, ano? So, medyo mataas itong dinagdag natin. So, kunin natin yung value. Yan, 5.6K. Okay, try natin kung ilang volts yung ilalabas nito. Kunti lang naman diferensya. Yung circuit ng ating 4 wires ay sumunod natin ng kaunti. Yan. So, makikita nyo ito, magkasama lang itong circuit na ito. Pero ito yung nagpa-function dyan, yung circuit na ito. So, dyan lang natin ilalagay yung resistor natin. Yan. So,
pwede na dito. Isang circuit na yung kabila niyan. Okay? So, hinang lang natin. Ang pinalit natin ay 5.6. Okay. So, ito mas matibay na ito kaysa trimmer. Subok na natin ito. Nauuna pa ito masira kaysa pinalit nating trimmer. Minsan nasisira lang ito pag bumigay na yung pinaka-filter cap natin. Minsan kasi nabubuntis yung filter cap natin. Humihina yung filter, doon bumibigay yung mga 4 wires natin. Okay, check natin kung ilang volts ito. Sundot lang muna. Yun, so may nakita tayong 11, ano? Pero dapat mga 12 lang ang makuha natin dito. 12, medyo mataas. Yun, 12.5, okay na yan. Pasok na yung 12.5 na yan. Fix na natin, saksak na natin. Tapos yung supply ng backlight natin ay ito naman, tingnan natin, 26. Okay, so gawan lang natin ng heatsink yung 4 wires natin, tapos ikamada natin, tapos testing natin ito. Okay, so yan na. Nakapwesto na yung 4 wires natin, may heatsink na yan dito sa loob. Okay na siya. So actual na lang natin, testing natin. Yan o, meron na siyang standby power. Power on natin. Tingnan natin kung magbubukas. Yun. Matay yung ilaw. Yun o, oh, lumabas pa yung logo. Extreme. So, buo pa yung mainboard natin, ano? Kahit tinamaan siya ng kidlat. So, nakuha siya sa 4 wires. Tingnan natin kung magtuloy-tuloy. Baka stock logo na ito dahil bumigay na yung system. Okay, kumana pa. Dumiretso pa siya, oh. Ayun, nawala na. Ayun, naka-cable siya. Ayun, oh. Okay, so lagyan natin ng remote. Saka, iset natin sa palabas. Tingnan natin kung okay siya. Okay, so yan na. Yung extreme. Tapos, okay na yung picture, volume, Sunday mornings sa GTV. Okay rin. Okay. So, nakuha pa natin ito sa repair. Buti hindi nasira yung pinaka-system nito nung tinamaan ng kidlat. Buti ang nasira lang yung power supply, saka yung feedback ng secondary natin. So, nakuha pa naman sa... Okay, so hanggang dito na lang yung video natin.